Abis si OMD lang ng to. Talaga. Guys, actually, this kind of lineup for execration doesn't come with a surprise to us because we already seen the potential for this kind of draft. Pero going in na tayo sa execration versus Blacklist International na kanina pa inaantay ng ating mga viewers. Series 3, game number 1 tayo. Athena and Baymax muna ang inyong tagapagsigaw. And right now, guys, 3-man rotation on the middle lane ang nasasaksihan natin, Baymax. Yes, they would not go for their own jungle buff or yung purple buff na kukunin na ganila. Instead, they want to go for a clear wave dito. West Blacklist International still focusing para sa purple buff nila. Magkakaroon tayo ng dito, jungle. Invade, galing kay, Chakno, Mario. Galing agad. Pero look at that. Si Lods J, guys, si Chakno to most probably nag-change IGN lang. Pero rotation-wise, nakikita niya, nag-i-stay talaga si Lady Senorita, preventing other members of Execration to actually move forward, diba? Magkakaroon sila ng warning sign once na lumagpas sila dyan banda sa Riverside. Yes, and speaking of vision dito, Blacklist International has the Yi Sun Jin. So maganda to para sa kanila. They could prevent possible ganks coming from the side of Execration dito. Pero onto the top lanes, 3 versus 1 yata ang maaaring maganap. Sinsan dito yung Yi Sun Jin natin as well as Eson. Pero the harassment is real, Maricatina. Lumalalim dito sila Wise pero sasalbungin na lang with a mounting shocker na pinapagdaan. Nare-reveal dito yung position nila Lods J pero disengage siya lang din. Medyo nag-iingat sila dito pero mukhang si Lady Senorita maispotan dito na eto Max go with na nga with the first kill pero makakaligtas na lang din with the shield and absorb na lang din ang mga damage na binibigay dito ng Execration. On to the top naman, make it drop na yata with the happy nila Renzio. Pinagtutungan nila Edward going in with the knock as well. Oh my gosh, si Lods J medyo nahuli ng pagdating. Flame shot will connect but will not sustain any damage na sapat. Grabe. Para makapag-take down ng enemy hero Bela. That was a very good pick-off para sa side ng Blacklist International, Maring Athena. The dive is real coming from the Paquito. Good execution of skill. The left hook, the basic attack is enough indeed to take down nga yung miyembro natin onto the top side, which is si Renjo. I actually expected na malulugi talaga ang isang Benedetta agad sa Paquito, pero right now, another thing for it to happen onto the turtle. Cometic Lance, ginapit agad dito ni Isom, pero look at the feathered air side talaga. Monster pop, hindi na na mag-i-stop. At another kill ang masasecure dito sa Execration. Double kill for the Hayabusa. Meanwhile, medyo na iwan sa drain si Edward pero makakakuha na exchange. Look at Ohevir with a falling Star Moon. Maispatahan dito si Paremong Eto Max na mapapasama and that will be a 2-for-1 exchange Baymax. But do you think who is in favor because of that clash? Sa Blacklist International still kasi nakabawi pa rin yung Esmeralda. Ang ganda ng pasok niya galing doon sa likurad with the falling Star Moon, securing a takedown dito which is si Eto Max. Napakalaking bagay nun. And also, though yung Hayabusa natin hindi nila na takedown, nakakuha din yung si Edward ulit doon sa team fight na yun. And hindi naman gusto niyo katulad ng mangyayari dito sa middle lane kapag nagkataon. Guys, yung Paquito natin is a side lane pero kapag nagka-item kasi yan, Maring Athena, the damage is high, makunat yung setup, yung knock-up maganda. Kaya kailangan nila pigilin niya. Pero another thing pa happen? Look at that, lumipad agad dito with a Circling Eagle taking down Wise on the processor. Lady Senorita with a Meteor Shower. Medyo nahuli dito si Lodge, but he can back it up. I can handle it. Ang sagot niya dito, Baymax, because of that, medyo nakukulangan ako sa rotation, sa bilis dito ang Blacklist International. Meanwhile, Execration, as much as possible, they want to be online into the early to mid game. Dahil ito mo yung pinaka-pro-west ng gantong klase ng lineup. Pag dumating to sa late game, mahihirapan sila noting that wala silang hard tank talaga na maipagsasagot against Blacklist International. Tama ka dyan about not having a hard tank, Maring Athena. Also, idagdag pa natin na most of their heroes are glass cannon. Si Brody, yung Benedetta, tsaka yung ating Farsa. And as of now, on to the bottom lane, maganda yung ginagawang rotation ng Blacklist International. Sinusubukan nilang bawiin yung mga ginagawa ng Execration. Medyo nahuli doon si Lady Senorita. That is clearly a misposition. Medyo nauntog doon siya doon sa may bandang Riverside. Pero look at that. Falling Starman Auto. Okay. Pero sinalubang Imperial Justice. Will they go for another kill? But Benedetta going in for a counter. And Renzio is doing it. And he might be another. Double kill pa nga ba? Eye for an eye. Ginamit agad dito. Shadow Slash. Pero hindi connect masyado yung damage. Instead, si Edward going in agad dito. Ito yung signature move ni Edward. Katapos ng clash, tsaka siya papasok. Kumbaga sa mga pulis, sa mga pelikula, ito na, nanguhuli na siya ng mga kalaban against Execution. But
as of now, wala pa naman silang ganon katinde na damage para makakuha single-handedly Baymax. Yes, pero the problem here is Blacklist International has already forgotten about the Brody onto the bottom lane. And if you look at the turret of Blacklist International, wala na tong gold plating, meaning nasakop or nakuha na solo ng Brody natin yung gold doon sa mababa. Umakot na dito sa SO with Earl Justice, pero wala magiging damage respo dito sa Blacklist International. Instead, sila yung mapipasan dito si Edward with a knockout strike. Makakasecure ng killing spree pa nga. Pero dito si Ed tumakad na nahihirapan ng ibong tarat. Pero si Ohe dito mapapasama. Look at the guiding wind. Pumasok at dito sila Lots M. Nakakapag-free sa may bandang Gendy Wise. Going in with the normal wreck. Securing a kill against Execration. And Lots A will be down. Nakakapag-free ka lang sa may bandang Gendy. Corner part memory. Torn apart memory. Will tore apart his memory and HP. Di ba, Max? Pero dito si Edward with the left hunch hook. Oh my gosh. Elbow pa nga ang ginamit dito. Sabi niya masyado ng pagod yung pambansang kamao. Okay, sikuhan mo na lang. Sikuhan na, siko gid. Pero grabe ah. Ang sight ng damage and ang ganda ng pinakitang galawan doon nung ating Brody. Almost taken down by the Yason Shin. Pero he, ano eh, ang ganda ng pagka-fizzle niya to cancel out the base attacks coming from the Brody. The torn apart memory as well to take down Lady Senorita with the triple kill. Pero hindi rin dapat natin kalimutan yung ginawa ni Edward doon. With the knockoff right jab, left hook sa mukha. Taking down the Hayabusa. Pero on the bottom lane, matitake doon naman yata. Si Ohib na papasama ang posisyon, hindi nag-i-enough yung Falling Star mo sa Shadow Kill for Lods J and si KLBJ doon. Talaga naman nag-shine through yung prowess niya when he's playing a hyper carry or core role para dito sa Execration. Yung mix niya or power niya as a player talaga na-witness natin. Pero dito si Edward, nice try in actually trying to deny the respective buff for Execration. Pero nice naman na rotation for nice the talaga. Parta spotting Takito or si Edward dito sa may bandang yes, top naman sa video medyo nakapasama. Mayroon niyang eye for an eye kaya mabilis nakakapag-fizzle sa mga jab and hooks dito na nagagaling kay pare mong Takito. Maring Aratina, ang sakit ng damage dito no, ng mga miyembro ngayon ng Blacklist International as well as ng Execration. And we're already 7 minutes into the game. 10-6 tayo in favor of Exe. 3K gold deal. And if you look at the items of the Brody, BOD. So literal glass cannon pala yung Brody natin dito. Pero I think, bago tayo mag-item check dito, another thing is about to happen on the bottom lane. Nakuha na nila yung condition nila para makapag-pick off dito ng mga members ng Blacklist International. Sa ito, mukhang mapapasama with the Falling Star. Sinabi taga dito na OHAB KLBJ medyo nahuli sa may bandang dreams. Mukhang hindi yata makakatakas. Mountain Shocker just revealed the ending position. Tumatakas, trying to find a way out. And with the Quad Shadow, hindi naaabutan pa ni Edward. Meanwhile, this is actually a free turtle kung sakali mang hindi ko contesto ng Execration. But right medyo now, this will be resetted yata dahil palang mga pala dito sila Lodge and Lodge so, with the Star Moon na ginamit agad with the Mountain Shocker pero na-secure pa nito ito na lumabato that with the Freaking Eagle pero sila ang napapasama. Look at that Electro Final Blow ginamit na rin na Benedetta pero with the Meteor Shower Counter Exchange coming from Blacklist International wala sila masyado makukuha. Instead that will be a 1 for 1 trade pero hindi pa tapos si Renzio medyo napasama yung pag-boost check doon. Ohe will be forced to use his Falling Star Moon just to disengage. Ang ganda ng counter-initiate na ginawa doon para hindi pa natatapos dito Maring Atina under middle lane. Oh, naku, masyado na pampanto si Eto Max. Nag-feather airstrike siya knowing that his position is very vulnerable now that patay pa noong time na yon yung kanyang support which is si Matilda Baymax. Yes, and eto guys, mabalik nung dilman tayo sa item check natin. Brody natin dito with the Brute Force Bracelet, Clock of Destiny, para doon sa ating Farsa, Benedetta dito, Bloodless Axe, Brute Force Bracelet as well. And, naku yung Hayabusa, may BOD na kaya medyo masakit yung damage natin. Whereas yung Yason Shin sa kabilang team, going for the BOD, Pakito with the Queen's Wings, Bloodless Axe, Athena Shield para doon sa Sylvana natin. Enchanted Talisman, Calamity Reaper para kay Esmeralda. And if you look at the Chang'o, Enchanted Talisman as well. Pero counter middle lane, Feathered Earthstrike na i-commit na? Uy, may salubong na magaganap dito pero Fizzle and Shuriken lang ay babato dito nila KLBJ. Hindi nila mag-burst down agad si Esa. Medyo makunachi na rin yan using a tank emblem. But right now, I like the rotation na ginagawa ni Renzio against Blacklist International. Talagang lahat ng resources kung pwede lang. Sabi niya, sa amin na rin yan ipangalan ang lupain sa Execration para lang sila agad yung makakuha ng early advantage in building up proper items in order to counter at Blacklist International. Baymax, yes. Athena Shield nakita ko, binili na agad. Ayun, meron na. Nice Kino itemization pinta. Just to counter out yung magic damage na may bibigay dito kay Lady Senorita. But look at that. Around 2 pops lang dito ng Feathered Earthstrike. Halos mga lahat yung buhay dito ni Lady Senorita. Baymax.
which mm-hmm. means na hindi na nila kaya na sila yung mag-initiate agad-agad ng team yes. fight without interrupting the process na sila mapipick up on din ng ito ang ganda ng position malo ka comment grants with the Imperial Justice ginamit agad oo nakatakas nila mapapatay si Lods and this would mean a go signal for execution any moment now that na-punish na or na-dish out na nila dito yung mga ultimates ng Blacklist Internet going in with the Feathered Airstrike kalahati ang HP dito ni Lady Senorita and Ohe pero dito si Esfond may sariling laban na ginagawa although mm-hmm. wala silang mapuhang hero dito sa side wala ng Operation Baymax. I like the positioning of Blacklist International dito. They're not giving away their location but still bantay sarado sa kanila yung level 1 Lord. 10 minutes tayo into the game. 2 minutes pa yung kailangan nilang intayin up until the Luminous. Pero on to the bottom lane makikita naman natin nagmamamaan lang si Edward dito where Serencio is Edward's actually doing a really good job. No, hindi niya na hinahayaan magawa ulit ni Benedetta yes. yung ginawa niya kanina which is yung na-split push niya up until the second turret yung top lane mm-hmm. ng Blacklist International. So yung minion pressure ngayon ng Blacklist dito medyo mabigat. And if you look at the map control, hindi mo naman masasabi na it's totally onto the side of execution. Pero another thing is happening onto the middle lane. Pumasok agad daw si Esson pero wala makukuha. Instead, oh final Electablow. Ginamit agad dito ni Renzio. Medyo malalim siya nga makukuha dito ng YSS. Meanwhile, si Edward dito talaga namang with the jab and nakasay gagamitin niya nga ba dito pero wala makukuha exchange. Mm-hmm. Instead, execration. Magpa-fall back na lang because of the 3-cent teamfight na lalugi sila. Na-lead sila ng respo against Renzio na napalalim. Meanwhile, I think that's a good exchange kahit papano na walang dito ng AOE or mismong burst damager ang Blacklist International. But there is a counter go yata na naman dito. Yes. Nice defense come from Etomax. Ito talaga yung prowess when you have a Farsa on your lineup. Maganda pang defense. And maring Athena, maibalik ko lang din naman about dun kay Renzio. I think nalugi dun yung side ng execration. Why? Because maganda yung stats ng Renzio natin. So the bounty that was given onto the one that killed him, no, hindi si Lady Senorita because Lady Senorita is 0-4 is mataas. No, where sinakuha niya kay Lady Senorita, medyo may kababaan since 0-4 nga yung kanyang score. And as of now, Blacklist International nakakabawi na rin in terms of turret takedown. Objective-wise, still on the side of execution, 3-1 in terms of turret takedown. Pero on to the middle, look at this. Talagang ayaw bigay ng Blacklist yes. International yung Lord natin. Talagang alam nila na kapag nakuha to ng execution, kayang idiretso and mahihirapan sila lalo mag-initiate ng team fight dito. And ikaw, Maring Athena, sa palagay mo ba ano pang kailangan gawin dito ng execution ngayon? Ay, ng Blacklist International. As much as possible, they need to push out against Blacklist International. Blacklist on the other hand naman, wait, hold that out. Look at that. Meteor Shower mukha dito, pero pinasok ni Lods J. Mihito si Lady Senorita na mabababa. Away si lang din. Disengage siya lang din. Meanwhile, masyado maasin dito si Padre Monrezio, but he can duck it up. Mabilis at makulit ang isang Benedetta kaya medyo mahirap hulihin to para sa Blacklist International. Now they are starting the Lord. Sila yung mas nakakalamang wala pero there will be a contest from execration. Meron pang kill VJ na buhay na may retribution, half an HP left for the Lord. I think this will be a reset Lord na nga ba pero hindi tinuloy pa rin. Kasi pagka dito with a meteor shower sila pa ako mong si Senorita pero na-scare pa rin with a retribution yung ating Lord. Okay, medyo napapasama ang position. Torn apart memory will secure a mega kill instead dito twice. Unti-unti nabupura sa mapa International. I think they will be blacklisted into the land of Dawn. Look at that. May pag-recall na dito ang execration because of that. Sabi ng execration, hindi buo yung loob nyo sa pag-take ng Lord. Kukunin namin. Uubusin pa namin kayo. Now, Edward is the only one left to defend the middle lane for Blacklist International. Mm-hmm. What do they have to do to come back, Baymax? What they have to do is remove doubts sa sarili nila. They already have the Lord eh. Pwede na nakuha nila yun. Kaso, because of doubt, napaback away sila and given the opportunity, execution took it while having a teamfight. Yung mindset ng Hayabusa natin nandun sa Lord instead of the teamfight muna. And right after maretry niya yung Lord, saka dun siya ngayon, nagbububuhos ng skill, the Quad Shadow, mm-hmm. taking down the Esmeralda. Yun yung kinaganda ng execution was Blacklist International. Still, hindi pa naman tapos yung laban. Kaya pa nilang bumawi. Total map control is on the hands of execration. But Blacklist International, konting opening lang mabigay ng execration dito, kayang-kaya pang bumawi. Yes. Let us remember, 6-0 pa rin yung pakito natin dito. They weren't able to take him down even doon sa teamfight na naganap. And if we look at the items, as of now dito, Glowing Wand and Ice Queen Wand Dain Chang on natin. Yisuching mm-hmm. with that endless battle, pagpak, tatusepta si Oracle na yung ating pakito, Antikiras yes. Athena Shield na yung Sylvana. For the other side naman, Lightning Trance and Divine Live yung Farsa natin. Benedetta! Nako,
Meron na rin isang Antigras dito. Talaga naman nagpapakunat mo isang Hayabusa, Hepta, si Endes Battle. Pero nandun, if it is happening! Final Electablow, ginamit agad dito ng Regio, pero mukhang hindi na yata makakatakas. No, he will with an eye for an eye. Pero dito si LBJ, mukhang mapapasama ang posisyon dito ni Eason, trying to find a way to escape. But look at Lods Emir just shoving up the lane onto the top ng Blacklist International. Mapipilitan silang umuwi para mag-depend sa Baymax. Another thing is that I like that Execration has priority management. When I say priority management, guys, alam nila kung sino muna yung una nilang tatanggalin para mas mag-work sila as mas a team. Mas mag-work. Ito, Edward, ito yung nagpapahirap sa kanila with the Electo Final Blow, shutting down Edward with the Pakito. Now that wala masyadong fighter na haharap for Blacklist International, pinaka-aasahan nila dito is Ezol and Oheb under the Falling Star. Pero grabe, look at that. Na masyadong mahuli dito dahil malikotan ng player. Creation Blue at the Falling Star will not connect to anyone, pero eto makita the perfect position and an Earthstrike. Look at all the stops that connect dito kay Eason, nakakapag-freeze with Electo Final Blow. Renzio pipilitan na pumatay even under the turret of Blacklist. Grabe. Internet pa rin dito ang loob ng Creation, gusto nila mangatay ng buhay. Oheb with a shield, Frostmoon shield, pero mukhang secure a kill. Renzio medyo na ipa naglag behind Lods M. Nakakapag-free hit na naman dito si Lods J at Lods M, mga kaibigan, and Blacklist International, butas na ang kanilang base onto the middle lane. Medyo nahihirapan sila, lalo na may forsa ang Execration. Kailangan nilang maabot yung Baymax eh. That's what I believe, na kailangan nilang ma-achieve. That's what's the problem here. Even though walang tank yung Execration, nagagawa pa rin nila na pasukin yung miyembro ng Blacklist International. Kasi nga, tulad ng sabi ko, tanky item yung binuo ng Brody natin dito as well as nung Benedetta. Whilst yung Farsa going full burst, ay actually yung Farsa going full burst with this item, free hit pa with a Feathered Earthstrike. So, nangyari, ang equation natin dito, namomroblema si Lady Senorita as well as si Wise. Si Wise hindi rin siya makapwesto. Every time na lalapit siya, nandyan syempre yung Hayabusa natin to try and take him down. Hindi siya maprotektahan dito. Actually, Ezol and Oheb is the one na ina-expect ko na mag-initiate ng teamfight, pero hindi. Nagkakaroon sila ng doubt, nagkakaroon sila ng takot, hindi nila malaman kung kaya na ba nila yung Execration. Kaya every time na magkakaroon ng teamfight, nasisira yung diskarte nila. And speaking of teamfight, a teamfight might actually happen on this Lord Light now. Level 2 Luminous Lord Tomarim at kapag nagkataon. Mm-hmm. Si Lord J dito, napapansin ko talaga din i-dish out or pinipiko niya rin dito yung Blacklist International. Another thing is that I like that Execration, nagplant agad sila ng roots nila early to the game na ngayon talagang nagbubunga. 509 KDA for Lord M, which says na hindi talaga naaabot ang Blacklist International pinaka main target nila, which is the Brody na nagbibigay rin na matindihang damage. 6184 na pero look at Ezol here in just a blink of an eye na nila. Look at that Feathered Earthstrike, Electo Final Blow with the eye for an eye. Hamahan mo pa ng Shadow Kill, talaga ng Mombo Combo of Layer Skills ang pinapamalas dito ng Execration against Blacklist International. Because of that, 2 members down, 3 Lord for Execration. They might finish this round, guys, kung sakali man na may mapitas pa sa kanilang around 1 to 2 members for Blacklist International din. Actually, what's stopping Execration dito from finishing the game is this turret already, yung top lane, pero another team is happening on the middle lane. Kung gusto na yata tapusin talaga. Uy, look at that. Talaga, nag-Johnny lang dito. Si pare mong Hayabusa, si KLBJ, the king, is really hot right now. Look at that. Nag-punishment dito sila. Oh, heaven, Lady Senorita. Mukhang hindi masyadong sumasapat yung kanilang damage just to shut down si Lods M, even si Lods J, Eto Max, or si Renzion. Right now, the Lord is marching towards the middle lane. Kailangan lang tunawin to as much as possible dahil they might focus on their base turret. Dito, lumipad agad si Lods M. Yes, nakapag-free dito may bandang Gendy. Eto Max with the Falling Storm, or rather Feathered Airstrike, pero wala magagawang damage dito ang Blacklist International dahil minamama sila dito. Harap-harapan ng Execration, in your face ang sagot. Wise, so wise ang posisyon na doon, and another one will be shut down. Double kill will be secured by Lods M, and this is clearly a game for Execration dominating the whole round. Baymax, grab